mga friends, magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ang aking ganap ay walking road trip. So dito, napadaan ko dito sa Along the Way ng Buji ba? So may napansin ako dito na kakaibang parang ang lakas niya makahatak dahil alos lahat yata ng buong Europe na bansa na flag ay nakalagay siya rito. So sa aking paglalakad ay nakita ko itong signage na to ng iba't ibang bansa dito sa Europe. So ito lang naman mga friends. Then, so mapapansin niyo mga friends ang iba't ibang bansa na Europe, no, tulad ng Russia, Cuba. Nandiyan na ito ba? So ito yung aking salamin. So aking salamin dahil hindi ko siya talaga mabasa. So nandito rin yung Denmark, yung Canada, Switzerland. Nakikita niyo ba mga friends? Tapos yung Greece, siyempre yung Malta. Di mawawala yung Malta. Nakikita niyo ba mga friends? Di ba? Napaka-simple lang niya pero kung titignan niyo napaka-simple lang niya pero pag napadaan ka rito eh mapapatingin ka talaga. So isa na ako doon sa napatingin dito kaya napa-stop ako at gusto ko rin siyang i-share sa inyo mga friends. So sana makapicture ako. So video lang to, wala akong kasama mag picture sa akin pero baka mamaya i-edit ko siya, at least may picture ako. 1, 2, 3 think. Kaso may face mask ako dahil bawal talaga ang hindi naka face mask dito. So ngayon ituloy na natin mga friends ang aking walking road trip. So itong nasa likod ko ay isang restaurant, may sila yung naglagay yata dyan para at least pang hakit na rin ano na yung attention pagdadaan ka rito, at least makikita mo yung ganyang klaseng signage at mapapatigil ka at the same time mapagpagod ka, pwede ka rin kumain dito sa alitaras ko na dito. So ngayon Sunday, maybe close siya o mamaya pa siya mag-open. Okay, tara, ayan, nandito lang siya sa kabaan ng along the cross ng so tara mga friends, simulan na natin ang ating walking road trip. At inabot na ako ng hapon talaga mga friends dahil meron lang akong nilakad ngayong araw na to, kaya medyo hapon na tayo at pauwi na rin tayo, at naisip ako nga mag video ngayong araw na to dahil Sunday din at maganda rin maglakad, pero kanina maganda yung sikat ng araw at hindi naman ganun kainit. So ayan, road trip tayo mga friends. Nalagay ko na yung aking salamin dito kasi nga nalalaglag ko. Naano muna akong suotin siya. Mamaya na lang. Nalaliwag natin. Medyo mahangin, baka matangay ng hangin yung aking salamin dahil medyo maluwag na rin mga friends yung kanyang ang tawag dito, yung kanyang frame. So yan, para madadaanan din natin dito mga friends yung madaanan na pala natin dito yung dating pinuntaan ko, yung car museum, no, yung yung last na video na shinare ko sa inyo, yung pinuntaan ko na car museum. So nandito rin pala siya mga friends, yung car museum na last video ko. So wala yung tawag dito, yung sasakyan na nakita ko sa atin na naka-display dito sa car museum, pinapasok pala nila pag close sila. So ayan friends, yan ang car museum na pinasok natin noong nakaraang video ko. So malapit lang pala siya dun sa nadaanan natin mga signage, kaya napa-stop din ko. So let's proceed mga friends, lakad pa rin tayo hanggang sa saan makarating tong video na to. At paggabi na rin, time check is already, ano oras ba? Aha, ano oras na? 5:20. So 5:20 na friends, hapon na pero parang alas 6 na. Kaya dito pag winter kahit 5:20 na parang gabi na, alam mo mag alas 6 na, kabaligtar naman naman pag summer. Pag summer naman, alas 8 na ng gabi, tirik na tirik pa rin araw. So ito, may mga nakabox pa rin mga maliliit na cafe.
tapos ito, pero hindi ganun karami yung pumakay. Yun, ano pa rin, tawag dito, dahil maigpit pa rin yung game dito sa Malta. So keep on walking mga friends. So nandito naman tayo ngayon sa bus stop. Kung saan yung mga bus, ay dito talaga ang pinaka bus stop station nito, bus. Stop na sinasabi ko sa inyo dito sa Malta. Tapos dito kung gusto mo pag dito magpa-process, pagkukuha ka ng ID dito at saka pagdatap ka ng lalo-loadan mo yung card, bus card yan. Magtatap ka dyan ng minimum 5, 10, 20 ang meron dyan. So pakita ko lang sa inyo mga friends, at nandito na rin tayo eh, pasilip ko na sa inyo mga friends ang kabuuan ng bus station stop, no? Para kung meron kayong idea kung ano ito lang bus station stop dito sa Malta. So mga friends, meron siyang lugar at time kung kanong oras para pingin yung gas. So ito yung K-K-1, no? Ang nakalagay ay 17:30, which means 5:30 darating yung bus na K-K-1. At ito naman ang nakalagay dito, nakalagay Malta Public Transportation. So mahaba din siya, no? Ayan, at least meron kayong idea. Kaya nilagyan na ng so organized naman siya. Online sila. At organized naman dito yung bus stop station, no? Tapos meron din mga advertisement, advertising, parang television, no? Meron din kung nagugutom kayo at gusto nyo kumain habang nag-aantay ng bus. Meron din snacks, may mga vending machine na po, beverages. At least di kayo nagugutom dito ng friends. Ayan. Yung mga nag-iintay. Okay mga friends. Okidoki. At meron din dito yung ATM machine. Pagka gusto nyo mag-withdraw na yung cash. Ayan. Ayan, may parating na ng bus. Marahil yung Sirkewa dahil nakalagay doon is 5:30. So yan na nga yung Sirkewa. Meron din dito yung nag-iintay na bus. Hindi pa siya pwedeng sakyan dahil siguro nag-aantay muna siya ng maybe break niya, kaya gano'n. So dito na lang tayo dahil mga friends, ayoko duman sa may dagat dahil malamig at mahangin sa may dagat. So dito na lang tayo sa may daan talaga para feel na feel natin walking road trip ang ating video ngayon. Alright. Binabi na ako sa aking paglalang mierda. Ang dami ko na rin ginala ngayong araw na to at maghapon akong nagkalagala. So madilim na. Pakaramdam ko gabing-gabi na. Pero kaga pa naman yung 5:30 dahil winter yun. Yan. Talagang hasin. Hindi ko siya, hindi ako makasabay sa mga kasama gusto trabaho na makauwi ng 4 o'clock. Talagang late talaga ako makakauwi. 5:30 na. Pero thankful naman. At kahit pa paano
ngayon. Magto 2 years na tayo sa December dito sa Malta. At salamat sa Diyos at thank God. At kahit pa paano na-overcome natin itong at least na naka-overcome ko rin yung trabaho at galaw dito sa aking trabaho. So mga friends, nandito lang tayo sa aking workplace. Saan ako nung trabaho? So, Andibi San Antonio Hotel. Dito ang aking workplace mga friends. Gusto ko kayong ipasulyap din sa kabuuan ng harapan ng Andibi San Antonio Hotel. Saan dito ako mag-work. So, siyempre dito sa labas. Meron din mga shop-shop. At meron din kape. Coffee shop, coffee shop. Ito ang tinatawag na Cafe Maro. Ang Cafe Maro. Meron masyadong guest. Meron na siguro mga walking na lang yan. So, Cafe Maro, coffee shop. So, yan. Mga friends, ang aking workplace. So, yan. Mga friends, ang San Antonio, Divi San Antonio Hotel. Isa sa mga kilala rin dito sa St. Paul Baguio, di ba? Ang San Antonio Hotel, kilala, isa sa mga kilalang hotel dito sa St. Paul Baguio, di ba? Ang Divi San Antonio Hotel. So yan ang pinaka yeah, kasi pasuyo ko na rin sa mga friends ang lobby. Off po naman ngayon. Okay, hindi po nga. Presang lobby. Yeah. Yan ang reception lobby dito. So hanggang dito na lang tayo. Presang kamat makita sa akin. Nagtatrabaho. Katrabaho ko. So yan. Reception. Ang lobby ng Divi San Antonio Hotel. Yan ang harap ng aming hotel. Kung saan ako nagtatrabaho. Okay. Alright. Happy mga friends. Nakita nyo kahit paano ang aking workplace dito sa Malta, ang Divi San Antonio Hotel. Susunod, baka try natin tawag dito, ipasulit sa inyo ang harap hang loob ng Divi San Antonio Hotel. Susunod na mga video ko, at least may idea kayo kung ano yung ganda ng loob ng Divi San Antonio Hotel. So ano mga friends, puputulin ko na muna ang aking video dito. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Have a blessed day ahead sa ating lahat. At mag-iingat po tayong lahat mga friends. Lalo na may bagyo ngayon sa ating sa Pinas. May bagyo. Mag-iingat po tayong lahat. At keep on praying po. At huwag po tayo maglalabas-labas kung hindi naman kailangan. At siguraduhin po natin na lahat ay nasa safe. Katulad ng mga electricity, siyempre, tignan din natin. Ay, siyempre, naulan. Kung baka may mga short circuit dyan, at least checkin natin mabuti. Siyempre, kailangan din natin mag tabi ng pating pagkain dahil mahirap lumabas-labas sa daan. Agad mahari. Tapos yung tubig, mag-ipon na rin tayo. Dahil di natin masabi, biglang magbabrand out dahil sa lakas ng bagyo na dumating sa atin sa Pilipinas. So, mga friends, sana kung mapanood nyo to, sila masasabi ko sa inyo na mag-iingat po tayo at keep on praying, stay safe po sa ating lahat, mga kababayan ko sa Pinas. Salamat po sa inyo lahat at nawa ay kahit papano ay nagustuhan nyo itong aking munting video sa ngayong araw na to, ang aking walking road trip. Bye! Ciao! See you around!